Hi guys, it's Jamie and welcome back to my channel. Baby. Yes, I look so weird because of the look that I have right now. Kasi, ayun, I've decided na mag-create ng creative look. Because I am inspired. Ayun, itong look na to guys is very meaningful para sa akin. If you are interested na mapanood kung paano ko ma-achieve itong look na to, just keep on watching. Kaya without further ado, let's get started. Hi! So, ayun. The first thing that I will do, guys, is to apply my primer from Quick FX, yung No Shine Mattifier, para magalagay na all over my face. For this look, guys, gusto ko muna unahin yung eyeshadow. So, magsimula tayo sa eyeshadow. Mamaya na yung base makeup natin. Pero bago pala muna ang lahat, magpa-primer muna ako ng... magpa-prime muna ako ng eyelids ko. So, I will be using my Fixie Concealer from Maybelline. So, kunin ko yung Mineral Loose Powder ko from Detail Makeover para iset yung kinonceal natin kanina sa eyelids. So, ang gagawin ko kasi, magkaibang eyes or magkaibang personality. Kaya hati siyang ganyan. So, ayun. Unahin muna natin dito yung sa right side. So, ayun. Kunin ko yung Color Studio Palette ko from Beauty Blaze. Red yung makeup natin dito, yung eye makeup natin. Tapos dito, mga smoky na black. Ganun. Basta magkaibang personality. So, kunin ko tong shade na to, guys. Yung light red. So, gagamitin natin siya as my transition shade. And, i-blend lang natin siya. Ayan. Then, ang gagawin natin is, kunin natin yung darker red dito sa palette na to, which is this one. Ayan. And, ilalagay natin siya dun din sa part na yun. Pero, lower. Para, alam nyo, may effect na nag-fade. So, blend lang natin siya dun sa part. Pero, gusto ko outer lang. Tapos, kunin natin yung black shade para ma-deepen pa natin yung eye makeup natin. So, kunin natin yung black. So, I will be getting my Blight Cosmetics and Starlight Eyes nila in the shade Lynx. So, ilalagay ko to as my glitter topper lang. So, ilalagay ko siya dito sa part na to, kumbaga ito ang cut crease natin. I will be getting my Beauty Glaze Pressed Glitters and kukunin natin dito yung eto, yung gold na glitters. And ilalagay natin siya doon sa part na nilagyan natin ng Starlight Eyes. So, the next thing that I will do, guys, is magagawa na ako ng isa pang eye makeup look dito sa kabila. So, dito, parang bet ko yung mga gray na pa-dark black, ganun, na mga shades. So, I will be getting my Ecru Squad palette from Detail Makeover. Kasi dito, merong gray shade. Ayun yung pecan. So, I will be getting this shade, yung pecan. Ayan. Ilalagay natin siya all over my lid. And then, kukunin ko na ulit yung black shade dun sa Color Studio Palette. Lagay natin siya, guys, sa outer part ng eyes natin. Ayan. So, kunin ko ulit yung Starlight Eyes natin from Blight Cosmetics. Magka-cut crease ulit tayo since para medyo similar, may pagka-similarity naman sila doon sa isang eye makeup. Tapos gamitin ulit natin yung pressed glitter from Beauty Glaze. And ang gagamitin naman natin is ito, yung silver. So doon natin siya ilalagay sa part na nilagyan natin ng cut crease.
Ayan, so tapos na tayo guys sa eye makeup. So mag-eyeliner na ako and I will be using my Getwing eyeliner from Clisora Cosmetics. So gawin ko lang siya off-cam guys and I'll be back. So nakapaglagay na rin ako guys na falsies. So ang next na gagawin na natin is maglalagay na tayo ng base makeup. So magpa-foundation, concealer, contour. Contour na tayo. So, ayun lang muna. I will be getting my Superstay 24-hour full coverage foundation from Maybelline and my Maybelline Fit Me Concealer and ang aking contour stick from Caroline. So, gagawin ko lang to ng mabilisan, guys. So, time-lapse na lang to, no? And I'll be back. So, kinuha ko yung detail makeover na press or loose powder ko para iset itong buong mukha ko after I apply my foundation. So, the next thing that I will do na guys is to bake na. So, gagamitin ko yung aking Nocebo Mineral Powder from Innisfree and magbe-bake na. So, after I bake, magkikilay na ako, guys. And I will be using my LA Girl Gel Liner. So, we are going to cut na our face but in a drip effect. Alam mo yung mga tumutulo. So, ang gagawin ko is kukunin ko yung white color pencil ko from Ever Milena. And ang gagawin natin is magagawa tayo ng dripping effect. Dito sa half ng face natin, pababang ganun. Ayan, so upisahan natin dito sa taas. Ayan, so nahati na natin guys yung mukha natin. Ayan, pa-drip-drip siya. Pero mamaya na natin siya sikasuhin. Kasi ang gagawin ko dito sa side na to, gagawa tayo ng mga flower effect. Dito sa may kilay, dito sa may baba. And ayun, let's do this! Habang na-stop ko to, maglalagay na muna ako ng blush on from BLK Cosmetics. Lagay ko lang siya dito sa part na to. Sobrang kulang ko siyang ilalagay. Kasi yung effect natin ngayon is flower. I don't wanna make them look crazy. Tapos kuha lang ako ng eyeliner guys and ang gagawin ko is i-trace ko lang yung mga drawings na ginawa ko yung gagawin kong mas detalyado para mas magandang tingnan. Ayan, so nakagawa na tayo ng mga flowers channeling sa face natin. So, dito naman tayo mag-focus. Pero ito, very, very simple lang. Kasi itong side na to, ito yung parang dark side. You know? So, kailangan intense to. Tapos ito yung kunti-kunti ka nilalaman ng kagandahan. Ganun! So, ang gagawin natin is, itetrace natin itong ginawa nating line kanina ng black eyeshadow. And then after that, deepen natin itong contour natin. But I will be using a black eyeshadow para ma-deepen. So, kunin natin yan. Black.
Ayan, hindi na tayo magbablush dito kasi, guys, it's black. So, maglalagay na ako, guys, ng highlighter and I will be using my glow out highlighter from Everblena. So, wait lang, nakalimutan ko maglagay ng mascara. So, magmamascara muna ako sa lower lashes ko. So, I will be using my Total Temptation mascara from Maybelline. Ayan, so guys, magli-lipstick na tayo. So, for the lips, dalawang lipstick ang gagamitin natin. Okay, so, dito muna tayo sa flower side. Ang gagamitin natin is from Ohana Cosmetics, yung Lip and Cheek Paint. Yan. By the way, I use the shade Mimosa. So, dito naman tayo sa kabilang side and I will be using the Caroline Matte Liquid Lipstick in the shade Wallflower. Ito, gray to. Perfect. So, lagay lang natin. Ayan! So, tapos na tayo guys sa look natin ngayon. So, finalize ko lang itong look na to and I'll be back. With the fountains and the waters, I'm begging just to know ya. And it's true. So ayun guys, thank you so much for watching this video. I'm so sorry kung medyo malata ako ngayong araw na to kasi hindi pa ako makaya ng oras na. So ayun guys, thank you so much for watching this video. Kung gusto niyo pa ng mga ganito klaseng glam looks, yung mga creative looks, let me know kasi minsan hindi ako nag-film kapag gumagawa ako ng creative looks kasi sobrang tagal kong maggawa ng mga ganito klaseng look. It takes so much time, like 3 to 4 hours ganun, and medyo nakakayumot yun kung nakaupo ako dito. But ayun, if you would like na mag-video ako ng mga ganitong klaseng look pa, let me know. Lagay nyo sa comment section. So ayun guys, thank you so much for watching. Please do subscribe to my YouTube channel and to hit that notification bell para ma-notified kayo kapag meron na akong bagong video. And please check out my social media. Ako sa lagi ko yung link sa description box, kaya feel free to visit and to follow it. Kaya ayun guys, nahuhulog na yung flower ko. Ayun guys, thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye!